gusto po kayo, bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang First Things First. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa Banal na Misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng Banal na Kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagsabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo." Kaya't tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. "Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa. Samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto, inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaking mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya, "Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, 'Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak.'" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang isla ng Sipre, ang unang pinuntahan ni Bernabe at ni Saulo sa kanilang missionary journey. Tinawid nila ang islang ito. Nagsimula sila sa Salamis at nagtungo sa kabila ng isla sa lungsod ng Paphos. Dito nagbago na ang pagtawag kay Saulo. Mula dito, tinatawag na siyang Pablo. Mula sa Paphos, kumuha uli sila ng barko at pumunta sa mainland, sa probinsya ng Pamphylia, sa lungsod ng Perga. Dito iniwan sila ni Juan Marcos. Siguro bata pa ito. At nainip o natakot, kaya bumalik siya sa Antioquia. Nagpatuloy yung dalawa.
at nakarating sila sa isa pang lungsod na ang pangalan ay Antioquia din. Kilala ito na Antioquia ng Pisidia. Sa sinagoga dito, nagkaroon tayo ng unang record ng pahayag ni Pablo, the first sermon of Paul. Nagsimula si Pablo na magsalita sa alam ng mga Hudyo sa sinagoga. He started with what is familiar. Isinilaysay niya ang kasaysayan nila bilang mga Hudyo mula sa pagkaalipin sa Ehipto, sa kanilang paglalakbay sa disyerto sa loob ng 40 taon, sa kanilang pagdating sa lupain ng Kanaan, ang lupaing ipinangako sa kanila. Kailangan nilang talunin ang 7 lahi para mapa sa kanila ang lupaing ito. Sinabi niya kung papaano sila nagkaroon ng hari noong panahon ni Samuel. Si Saul ang unang hari nila, pero hindi ito naging tapat at siya ay pinalitan pagkaraan ng 40 taon. Ang ipinalit sa kanya ay si David na kalugod-lugod sa Diyos. Nangako ang Diyos na mula sa kanya ay manggagaling ang tagapagligtas ng Israel. Ito na ngayon ang pahayag niya, ang pahayag ni Pablo at ni Bernabe. Ang maliligtas na ito na galing sa lipi ni David ay si Jesus. Pinangunahan siya ni Juan Bautista na nanawagan ng pagsisisi sa pamagitan ng binyag. Sinabi mismo ni Juan na hindi siya ang inaantay ng mga tao na darating. May isang darating pagkatapos niya, na ganun siya kadakila na siya mismo ay hindi karapat-dapat na kumalag ng kanyang sandalyas sa kanyang paa. Itong darating na ito ay si Jesus na taga Nazaret. Mas madaling maintindihan ng mga Hudyo ang pagdating ni Jesus kasi siya ay bahagi ng kanilang kasaysayan. Kaya sa pagpapakilala kay Jesus ng mga apostol, nagsisimula sila sa kasaysayan ng Israel. Ito ang ginawa ni Pablo sa kanyang mga unang sermon. Dito natin makikita ang kahalagahan ng lumang tipan. May mga tao na nagsasabi na hindi na natin kailangan ang Old Testament kasi may New Testament na. Tandaan natin na ang Biblia natin ay hindi lang New Testament. Our Bible is the Old Testament and the New Testament. Magkasama ang dalawang ito. Ang context ng New Testament ay ang Old Testament. Hindi natin gaano maiintindihan ang New Testament kung hindi natin alam ang Old Testament. Ang Old Testament ay ang pangako. Ang New Testament ay ang katuparan ng pangako. Para sa atin, bitin ang Old Testament na walang New Testament. Ganun din, hindi natin maa-appreciate ang isang bagay o isang pangyayari kung hindi natin alam na ito'y matagal nang pinaghandaan at pinananabikan, higit na 2,000 taon. Ang New Testament ay karugtong ng kwento ng Old Testament. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.